Kamustahin naman natin ang sitwasyon ng mga residenteng apektado ng pagbuga ng abo ng Mayon Volcano sa Albay. Makakausap natin si Director Bernardo Alejandro ng OCD Region 5. Magandang hapon po, Director Alejandro. Hello, good afternoon. Magandang hapon. Sa puntong ito ho, Director, may mga kinailangan ho ba tayong ilikas dahil sa pagbuga na yan ng abo ng bulkan? Ano po? May kinailangan na ho ba tayong ilikas ng mga residente? Ay, wala po. Nasa alert level 0 siya or 1. Walang evacuation dyan. Based sa ating protocol, na alert level 3 tayo magkaroon ng evacuation. So ito naman, no need to panic, dahil lang naman nagkaroon ng explosion na ganito, which is normal for an active volcano. Normal po sa Mayon yan, yung frequency naman niya nag-iiba. So ang last na may activity siya was about 3 years ago, no? Mm-hmm. Or 4 years ago. So other than dun sa mga tourists natin na umakyat doon, wala naman problema. But ito nga, ina-address na natin, hopefully ma-recover na natin lahat before the end of the day. Director, hininto daw yung retrieval operation, ano? Kailan ho itutuloy? Aba. Kailan itutuloy nga ulit? Ay, tuloy-tuloy po ito. Ah, hindi na po kami humihinto. Ah, hindi ho na hinto. Hindi po na hinto. In fact, marami na tayong na-recover, nasa hospital na yung iba. Yung mga reported fatalities na lang ang kailangan natin ma-confirm at maibaba na. So, meron na tayong teams na umaakyat doon. Ito ay kahit na merong no human activity within 6 kilometers, hindi ho ba, ng permanent danger zone. So naapektuhan ito ang inyong operasyon dyan? Hindi naman. Before po nagkaroon ng explosion, nasa alert level 0 ang Mayon. Mm-hmm. Ibig sabihin, wala siyang activity, normal po. Meron pong umaakyat dyan, no? Mga tourists, mga mountain climbers, so... Ito nga, sad to say na nagkaroon ng explosion at merong tao doon at medyo na-disgrasya nga. Okay, maraming salamat po sa inyo, Director Bernardo Alejandro. Okay, maraming salamat din.